Unang araw mga kapensyonados, welcome back sa aking YouTube channel. At ang pag-uusapin po natin ngayon is about yung GoTrade. So itong GoTrade na to, meron na po akong previous video pero hindi ko lang po siya masyadong update. So syempre may mga bago na rin o kaya magandang update na rin po ang GoTrade po ngayon. So syempre, ibalikan po natin itong si GoTrade. So ang tanong po dyan, kung safe ba si GoTrade? Okay. So dito sa kanilang, sabi natin na FAQ, nakalagay dito, is GoTrade safe? Nakalagay naman dito is a bagong company naman po siya. Talaga pong bagong company po siya. Last year lang po yan. So, they decided to include here to give you some peace of mind. Yeah, sabi nga, ganun ng peace of mind. So, tignan natin. Check po natin. So, dito po sa GoTrade natin. Yan. Makikita nyo po yung mga founder. Yan, nakasulat po dyan. Kung sino yung mga founder. Hindi ko na po isa-isa yan. So, basahin nyo na lang po kung sino po sila. So, and then, masasearch naman po yan sa Google. So then, yan, little more detail, di ba? Ito yung sinasabi niya, GoTrade is backed by some of the largest investor in the world. Yan, so $7 million in capital, yan. So, basahin na lang po natin yan. So, medyo okay naman po tayo dyan. Then, ito na nga ito, what happened when I open GoTrade account? Yan, so, when you open a GoTrade account, you're opening account with GoTrade Securities and Alpaca Security. So GoTrade Security is a license na security by Labuan Financial Service Authority. Labuan, like Kuala Lumpur, is a federal territory of Malaysia. So itong si GoTrade po na to is sa Malaysia. Okay, tanda po natin, nasa Malaysia po itong GoTrade na to. Then Alpaca Securities is a US security broker dealer license by Financial Industry Regulatory Authority in United States. So, si Alpaca ay sa US po siya. Okay? So, panawag natin, GoTrade na sa Malaysia, then may partnership sila with Alpaca na sa US. Okay? Yan. Then, where do my fund go? So, yung fund po natin, di ba? Ano siya? Deposit in dollar currency are funded, are sent to Alpaca. So, si Alpaca may hawak, hindi po si GoTrade. True licensed payment service provider in country. GoTrade doesn't ever touch your fund. So, wala pong hawak si GoTrade. Kumbaga, ito ay platform lang. Aminin natin. Si GoTrade po is a platform. Okay? It's always in the banking network in your name. So, wala pong, di po mahawak si GoTrade ng pera. It's only a platform. Yan. Yun ang malinaw natin dito. What is the custodian bank? So, ito yung custodian bank ni Alpaca. Diba? Kasi nga, bibigyan ni GoTrade ka Alpaca. Then, ito naman yung banko kung saan nakalagay yung pera. So, si Alpaca rin po, wala po rin po siyang hawak na pera. Doon po siya sa custodian bank. Same goes din po sa mga ating mga stock, di ba, sa Philippine stock natin. Hindi naman po yung hawak ng broker po natin yan. They have some custodian bank. Ganun din po pagka meron tayong mga mutual fund, UITF, hindi rin po nila hawak yan. May mga custodian bank po na humahawak doon. Kung ba, yun yung pinaka third party para maiwasan po natin yung mga nasabi nga natin na may kumukuha na lang ng funds, diba? Yan. Then, are the shares held in my name? Our clearing broker, Alpaca, will register you as a beneficiary owner of your share. That means you retain ownership right on your share. So, ibig sabihin nito, nakapangalan talaga sa atin itong shares ito. Kunyari, bumili ako ng Apple share, o kaya bumili ako ng Nasdaq share, bumili ako ng McDo share, o kaya Meta. Di na po siya Facebook, ha? Meta na po siya. Nakapangalan po sa akin. Then what happened if GoTrade nawala? Yan, nawala si GoTrade. Yung nga, hopefully nga hindi nga po mangyari, then you manage your account directly to with Alpaca as per existing regulatory authority. So yun nga sasabi, di ba na kay Alpaca yan? So, nasaan ba si Alpaca? Nasa US. So kung may mangyari po kay GoTrade, pupunta po tayo ng US. So hopefully hindi nga po mangyari yun. Okay, hopefully si Alpaca will have another team para po maayos po siya para yung mga outside US po na mga nakaano nga po, naka-invest po doon ay magawa ng paraan para magtuloy-tuloy pa investment. So, kaya hopefully yun nga, tayo, maging optimistic tayo kay GoTrade na magtuloy-tuloy po ang kanilang operation. Okay? Then, are my assets safe at Alpaca? Yes. Sabi nga, safe naman po siya. As a licensed broker, dealer in the United States, yan. Alpaca is subject to stringent regulatory requirement by the Financial Industry Regulatory Authority. Yan yung FINRA. In the Security Exchange Commission.
which include keeping your asset safe. Yan. Ito ang kagandahan po. Ito na sasabi ko, ha? Ito yung kagandahan po sa US. Ha? All your cash and securities are held in segregated client's account. Your account is also secured by for $500. $500,000 by the Security Investor Protection Corporation. Yung nga lang po, pupunta pa tayo ng US. Pero syempre, hopefully, maging ganito yung sa ating sa Philippine Stock Exchange, di ba? Na maging safe din po yung ating mga investment, di ba? Kasi po, sa ating sa Philippine Stock Exchange, wala po tayong insurance. Hindi po naka-insured yung mga ano natin, investment natin. Pero sa US, naka-insured. So, hopefully, Philippines will adopt this kind of thing na maging insured din naman yung ating mga investment. Gaya na sa banko, di ba, na-insured po siya. So, hopefully, pati yung mga investment natin secured. Siguro, syempre, baka there will be more higher fees para po dyan. But, if for the security naman po ng mga investor, di ba, mas maganda naman po yun, di ba? Even though you pay higher fees, basta naman maging secured yung pera mo. Kaysa naman yung mag-burst na lang po, mawala yung company, tas wala na rin pera mo. Sayang naman. So, hopefully, Philippines will do this way. Then, can I see your registration? Absolutely. Yan. Ito yung mga registration po nila. GoTrade. Yan. Mag-read lang po siya yan. Ano yung GoTrade po yan? Ayun, Labuan. Yan. Yan po siya. Then, Alpaca. Alpaca. So, this. Yan. Nakalagay din po dyan. Yan po yung nakayaan niya. Alpaca. Then, Alpaca registration. Yan. Ino-open ko lang po, ah. Para makita naman po, may mga website po nakalagay na talagang ano po siya. Yan. Then, BEHM Harris. Yan. BMO. Yung pala, sorry. BMO Harris. Yan. Yan. Nakalagay dyan. Yan. So, umano kagad dyan. May .gov. So, is a government. Usually, lahat naman po na ano po, may .gov. Is a government naman po siya. Yan, nag-read. Okay. Yan, FDIC. Yun. So, yun na po. Yun po yung mga ng GoTrade niya. So, dati po, hindi po siya masyadong maayos ng ganito. So, at least ngayon po, yan. Mababasa na po natin yan. Ayos na po siya. Okay? So, back to home. So, ano ba yung isa pang mahalaga dito po kay GoTrade? Siyempre, yung gusto nyo malaman, yung fees. Kung magkano ba yung mga charges sila. So, I open the fees. So, ito, papakita po sa inyo. Ito na po ang fees ni GoTrade. Yung nga, commission, libre pa rin. Deposit by Rapid, yan, libre. So, sa akin po kasi, Singapore po ako. So, ito po, pinapakita ko sa inyo is Singapore type. Kung sa Pilipinas po kayo, hindi ko po alam kung ano yung mga naka-fees na nakasulat. Kasi nga po, one, ano lang po siya, isa lang po pwede po mapag-deposit nyo. Kung US, kung Singapore, Singapore dollar. Then, kunya, sabihin ko na wala na ako Singapore account, Pilipinas na, ipapakonvert ko siya sa akin nga. Para sa pinggin Pilipinas. So, then, magiging iba naman itong fees sa po na to. Pero, I think almost the same naman po siya. Okay. Yun nga, withdrawal fee. Yan, $2. Okay? Ito lang po yan, yung withdrawal fee. Pero yung US dollar withdrawal, $12, hindi po yan. Yung $2 lang po. So, dati po, itong withdrawal na to is $12. Naabutan ko po yung $12 na yan. Then, naging $8 din po siya. Naabutan ko rin $8 na yan. Then ngayon, naging $2 lang. So, bumaba nang bumaba yung withdrawal fee nila. Naging $2 lang. So, yan po siya. Then, yun nga po. SEC fees. So, kasama na po lahat yan. Infra. Then, capital gain. Withheld. Tax withheld. Zero. Then, dividend tax withheld. Yan. 30%. So, ang dividend po nila is 30%. So, moron. Ito po yung moron fees po nila. Meron din po silang REITs, okay? Marami din po. Kung sa GoTrade po, may mga REITs din po sila. Pero hindi ko pa siya sinusubukan. Kasi kaya po, for me, yung isa muna, nag-i-invest muna ako kay Apple. So, puro Apple muna ako hanggang sa ma-meet ko yung target amount ko. Then, saka po ako mag-ship ng ibang funds naman. So, for me, paisa-isa muna. Huwag po tayo masyadong lahat na lang pupuntaan natin, okay? Yan, ito pa yung mga fees po niya. Yan. Kahit paano nga po, yun, bumaba na yung fees ni GoTrade. Hindi po siya katulad dati na, amin ko, ang mahal talaga ni GoTrade dati. Kasi nga, 12, mo nga, from $12, mag-withdraw ka. So, ibig sabihin nun, dapat kumita ka
Ibig sabihin, kumita dapat yung shares mo ng at least $12 para hindi ka lugi. Pero at na yun, buti na lang. So ngayon, bumaba na po ang withdrawal fee. Dati po from $12 naging 2 na lang to, 2 SGD, withdrawal din na lang po. So dati po kasi mahal po talaga ang pag-withdraw po nung kay GoTrade. So ngayon medyo bumaba na. So isa good na rin, maganda na rin po to na bumababa na rin po yung fees po nila. Then, ang tanong na lang dito, yun na, how GoTrade makes money? So, syempre, ito yung pinakatanong nyo. Ang baba na fees, so paano sila ngayon kumikita? Yan. So, how GoTrade makes money? Yan, sinasabi dito, our mission is to make investing accessible for literally anyone, kung kahit na sino, di ba? Earning revenue allow us to offer you our service at low cost, yan, di ba? Including commission fee, trading. Here's how we intend to generate the majority of our revenue. A small fee collecting on the foreign exchange from your deposit. For supported countries, your local currency deposit with forex fee between 0.05% to 1.2%. So, sa exchange rate po siya. Diba? Forex na po. Exchange rate po siya. Then, premium paid subscription program. Yan po yung magiging black po yung background. So, ayoko. Di ko mga kumuha nun. Then, interchange fee on your debit card spent incoming. So, kung meron tayong debit card, nga. So, ibig sabihin po nito, si GoTrade po kumikita po dun sa ating ano exchange rate na lang. Okay? Doon na lang po sila kumikita. So, wag na po tayo, para sa akin, wag na po tayo masyado mag-demand kung bakit ganun yung exchange rate na magkaiba dun sa mga nakikita po natin. Kasi doon na lang po sila kumikita. Pagbigyan na po natin silang kumita kasi nga the platform is very useful po sa ating mga outside America na gustong gamitin itong GoTrade na gusto makapag-invest na mas mababang halaga sa US po. Kasi nga po, di ba sa GoTrade nga po, $1 lang pwede na kayo bumili ng inyong US stocks. Yan. Ayan, mga kapensyonado. So, ang magiging summary ko lang po dito sa GoTrade nito, ang kagandahan lang po nito, ito po ay yun nga po, tayong mga hindi po taga-US, kundi tayong mga green card holder, di ba? Pwede na po tayo mag-invest sa US, di ba? Using this GoTrade platform. Then, ang kagandahan pa nga po nito, yun nga, US dollar, pwede na po kayong bumili ng fraction of a share. So, ibig sabihin, sinabi ko rin, fraction of a share, yun nga po kagandahan. Fraction of the share yung binibili natin. So, paano po natin pag-antulod yan? Sabihin natin na meron kayong mutual fund, UITF, ganun po sistema niya po. O kaya kung meron kayong GMBS, di ba? So, sa GMS, diba, ang bumili tayo, 50 pesos, diba? Even though yung NAV's PU niya is 100 pesos, ibig sabihin, net asset value per unit po niya is 100 pesos, pero pwede nyo kayong bumili ng 50 pesos para makakuha kayo ng konting units. So, same goes din po yun kay GoTrade na para siyang mutual fund o kaya UITF na fractional yung binibili natin. Kasi nga po, even though bumibili tayo ng share of stocks, di ba, yung talagang company binibili natin, at least in fraction na po siya. So, yun yung makikita natin na hopefully rin, yung sinabi ko kanina, adapt ni Pilipinas yung magkaroon ng ito, insurance ang mga nagaano sa stock market. So, hopefully rin na maging fractional din po yung pagbili natin ng shares para kahit pa paano naman po. Kunyari, gusto nyo bumili ng fraction ni Jollibee, di ba, ang Jollibee ngayon eh, kung wala kayong 2,500 pesos, hindi kayo makakabili ng shares ni Jollibee, di ba? So, kung meron kayong fractional, kung magagawa nila yung fractional, then kung meron lang kayong 500 pesos, nakabili kayo ng fraction ng shares ni Jollibee, di ba, napakaganda. Kahit pa nakaka-investan pa kayo directly sa stock market. Yan, na Philippine stock market. Pero ito, GoTrade, nakaka-investan po tayo directly sa US stock market. Yan. So, ano naman po ang nakita kong mahirap po dito sa GoTrade na to. So, gaya ng pinawaran ko kanina, GoTrade ay nasa Malaysia. Diba? Then si Alpaca nasa US. So, yung jurisdiction lang po natin. So, miski nasa Pilipinas po kayo, o kaya ako nasa Singapore, kung magkaroon po ng problema tong si GoTrade at si Alpaca, we need to go to US. Diba? Hindi tayo pwede magreklamo sa ito sa Monetary Authority of Singapore, hindi ako pwede magreklamo. Kasi nga, yung jurisdiction niya, nasa Malaysia, isa nasa US. Kung hindi po tayo sa Pilipinas, hindi po siya hawak ng SEC. So, kaya kung magreklamo po tayo, we need to go to Malaysia or
also need to go to US. So, yun na po yung magiging ano natin dito, yung cons lang po natin na kapag may nangyari po kay GoTrade, yun ang mapupuntahan po natin. So, yun nga rin yung regulatory commission is US. Hindi po hawak ng Pilipinas, hindi rin po hawak ng Singapore, nasa Malaysia po. Okay. So, yun na po, isipin po natin na we're doing some transaction na outside ng jurisdiction ng Pilipinas, we must be careful din. Kasi kung may mangyari nga po dun, baka hindi natin maayos kagad, iiyak naman po tayo. So, yun lang po mga ka-pensionados. Hopefully, may natutunan po kayo dito sa video ko po about GoTrade. So, kung gusto nyo po pala magkaroon ng GoTrade account, yung link ko po, yung aking code, lalagay ko po dito sa description at sa comment section na rin po. Okay? So, please like, subscribe, and share my YouTube channel, Young Pensionados. Please like and follow my Facebook page, Young Pensionados. Lahat ng investment, lagyan natin ng presyo at pangalan para tayo ganahan. Ako nga pala si Allan Rey, ang inyong registered financial planner with a heart.